Hindi rin mawawala ang masasarap na mga delicacy na ipinagmamalaki ng bayan ng Sulat. Isa na nga rito ang sikat na pudpud o fish cake at Peking o cassava na talaga namang inihahanda sa mga turista at pwede pang bauning pampasalubong sa pamilya. Yung paggawa ng pudpud, fish cake, tapos yung Peking, gawa siya ng cassava. O, para siyang chippy na crispy. And kay Mayor Zacate, may historical value ang pudpud, kaya naman hindi ito mawawala sa pagkainan at merienda ng mga residente ng Sulat. Noong unang mga panahon, wala tayo ditong kuryente. Walang ice, kundi ang means lang ng preservations mo ay lalagyan mo ng asin para it will last ng ilang linggo. Ang ginawa ng mga ngisda ng puro, naka-device sila noon na parang pinapaksiw siya, din ilalagay sa hulma, din i-smoke yan para yung kanyang tubig mawala at naglalast yun ng 2 hanggang 3 linggo. Dinayo ng aming grupo ang Barangay San Vicente, kung saan andito raw ang orihinal na lasa ng pudpud. Ayon sa barangay chairman ng San Vicente na si Maximo Zacate, ang pagpoproseso ng pudpud sa kanila ay ibinahagi pa ng kanilang mga ninuno. Mayroon kasi kami originality na hindi nila makukya. Oh, kasi yung iba ngayon, hinahaluan na ng mga other preservatives. Kasi yung sa amin, natural na process. Yung sinusunod, yun pa rin yung sinusunod ng ninuno na proseso ng paggawa ng pudpud. Matitikpan din sa Barangay Vicente ang Peking o ang crispy cassava ng lugar. Isa rin ito sa mga kulturang iniwan noon ng kanilang mga ninuno. At hanggang sa ngayon, pinipreserba ito upang maipatikim at maipagmalaki sa buong bansa. Unlad, Pilipinas.